Hello mga chong, sishare ko sa inyo kung paano mag-tune up ng Smash. At ito ang mga tools na gagamitin natin. Spark plug remover, screwdriver, filler gauge, tappet holder, open wrench, gasket maker, T-wrench, at saka allen wrench. Hinahanap ko pa lang. Ngayon, tatanggalin natin yung airbox, carburetor, at spark plug. Kailangan nating tanggalin ang airbox para malinis natin, para maganda yung daloy ng hangin. Pati yung carburetor, para malinis na natin. At sa hiwalay na video, isishare ko sa inyo kung paano maglinis ng carburetor. At saka naman itong spark plug, para alam natin kung ano yung sunog ng spark plug natin. Kung lean ba, rich, o optimal. Sa ngayon, medyo rich yung sunog ng spark plug ko kasi marami siyang carbon sa gilid. Linisan ko lang ito mamaya. Ngayon, tatanggalin natin itong intake cover at saka itong exhaust. Medyo may leak na rin siya, kailangan na palitan ng o-ring. Ngayon, tatanggalin na natin yung intake cover. At saka itong exhaust. At ngayon, tatanggalin natin itong bolt para masilip natin dyan yung T-mark. Dito sa ilalim nandito yung magneto. Saka itong timing gear, makita kang mark dyan. At sa dito sa may cylinder head, may makita ka ring mark dyan. Dapat magkatapat yung dalawa. Yan ang palatandaan na nakatap dead center yung piston mo. Kaya no. At saka dito, masisilip mo, kailangan makikita kang T na nakatapat din sa mark na yon. Gamit itong allen wrench, iikutin lang natin to at itatapat natin doon sa sinasabi kong mark kanina. At try nating alugin yung intake at saka yung exhaust. Kung maalog, yan, nakatap dead center na siya. O kung hindi pa, isang ikot pa, ikot. At ayan, makita mo yung T-mark. Dapat may makita kayong T-mark na palatandaan na naka-TDC na siya. Saka ibang paraan, sa pamamagitan rin ng gulong, ilagay nyo lang sa port gear. At saka ikot-ikutin yung gulong. Bawat ikot nyo, makita nyo rin sa may timing gear na umiikot din siya hanggang magtapat din yung dalawang mark. O pwede rin siya sa kick, dahan-dahan lang magtatapat din yung dalawa. Yun, ialog ko ulit to. Okay naman. Ngayon, gamit itong filler gauge. Ito ang gagamitin natin para sa pangsukat ng ating clearance. May hiniwalay na akong dalawa, itong intake at saka sa exhaust. Ito yung intake ko, 0.04 yung gamit ko, at sa exhaust, 0.06. Gamit itong top holder para mas madali yung pag adjust natin, para hindi na kayo mahirapan. Kasi yung iba, pliers lang ang ginagamit at saka yung open, medyo mas mahirap. Ito mas madali yung trabaho. Ngayon, ito yung tapit niya. Ito may tapit nut. Yan yung luluwagan natin kung medyo masikip. Try kong ipasok yung 0.04 na gauge. Medyo maluwang. Ngayon, sa pamamagitan nitong tapit holder,
yung may sakit. Try ko munang luwagan para ma-adjust ko yung pinakatapit niya. Ilagay ko yung gauge. Tapos yan, yung tapit holder. Ikutin mo lang ng dahan-dahan lang. Tapos ibaba mo yung socket para siya yung hihigpit. Steady lang yung tapit holder. Tapos yung socket, yan yung iikutin mo pahigpit. At saka dyan mo try alugin na yung failure gauge. Kung okay na siya or kailangan pa ng higpitan o luwagan. Kailangan medyo may kapit siya pag hinihila mo. Hindi dapat na maluwang or masyadong mahigpit. Yung medyo may parang kagat lang siya ng konti. Ah, ito, medyo okay na. Mapifeel mo naman eh kung mayroon siyang kapit. Ganon din sa exhaust. Kung ano yung ginawa ko sa intake, yun rin ang paraan kung paano mag-adjust dito sa exhaust. Kaso lang medyo mahirap kasi nasa ilalim kasi siya. Kaya kailangan talaga meron kayong failure gauge. Kasi yung ibang nag-tune up, parang yung inaalog lang, failing gauge yung gamit nila. Kahit matagal sa mekaniko, pero kailangan pa rin natin ng gauge para masukat natin kung yung clearance baka sa kabila, sa intake malaki, sa exhaust yung maliit. Dapat kasi maliit yung sa intake at malaki sa exhaust. Ah, ito naman, ina-adjust ko na. Ito, na-feel ko na rin na medyo maluwang siya ng konti. Higpitan ko na siya ng konti kasi maluwang siya. Ah, ito, okay na. Yung kapit na sinasabi ko kanina. Okay na siya, mga chong. Ngayon, kailangan palitan natin yung mga bagong o-ring kasi yung mga luma, lumulutong kasi yun eh. At saka dito, wala pa akong nahanap eh. Nag-order pa ako sa Suzuki, hinihintay ko pa lang. Kaya ito lang muna gagamitin ko, gamitan ko lang muna siya ng gasket maker. Ito, ilalagay ko na yung bago para iwas leak na rin, katulad na nakita natin sa exhaust ko kanina. Kasi lumulutong kasi talaga yung mga o-ring kasi rubber lang kasi siya eh. At ito naman sa exhaust. Yan, bago na yan lahat. Original. Mas maganda original yung papalit. Ipapalit nyo, mga chong. Kasi pag medyo yung local, madali siyang lumutong. Ito, dahil wala pa akong nabiling bago, gamitan ko muna ito ng gasket maker. Ngayon naman itong spark plug, gamitan ko ng steel brush. Linisin ko lang kasi marami na siyang carbon sa gilid eh. Para pag na-test natin, mababasa natin kung ano yung sunog ng spark plug natin. At sa paglagay naman ng spark plug, mga chong, kailangan hindi masyadong mahigpit kasi yung sa cylinder natin, alloy lang kasi siya, baka magka-loose thread yung pinagdalagyan ng spark plug natin. Ngayon, ibalik natin yung carburetor. Yan, nalinis ko na rin yan. Pati yung sa airbox, na linis ko na. Kung maganda, kung may compressor kayo, pahanginan nyo na lang para maalis yung mga alikabok. Ngayon, ibalik natin yung mga cover. Medyo magulo na rin yung wiring ko, mga chong. Ngayon, i-try na natin panda rin, mga chong.
medyo mataas pa yung minor niya mga chong. Try kong i-adjust. Babaan ko lang ng konti. So yun lang mga chong, sana nakatulong ako sa inyo at sana patuloy nyo rin akong suportahan yung channel ko. Thank you.